back dito lang syempre sa Letters and Music. Guys, kumusta kayo lahat? Lalong-lalo na yung mga katatapos lang mananghalian. At eto na, iahain na namin sa inyo ang ating napagandang bisita ngayong hapon na ito. Live and direct dito po sa Letters and Music. Give it up for Riva Quenery! Hello! Hello, hello, hello po sa lahat ng mga nakatutok today. Hi Riva, kamusta ka? Hello po, okay na okay po. Okay. At syempre, eto na po ang ating bagong host ngayon sa Letters and Music. Nag-apply pala ng magiging host. Kamusta? Sobrang antagal na rin, no? Nung last time na bumisita ka yes, sa amin. Kailan ba yun? Last year. May. Oo. May 2018. At pinromote mo sa amin yung concert. Yes. Oo. Kamusta yung concert nung last year? Sobrang saya. As in, sobrang saya. Una, syempre, kinakabahan pag malapit na. Pero nung mismong concert na sobrang saya. Yan. Yeah, eto, ngayon 2019 ba? Mahuulit ba tong concert yes. na ito? Yes. Plano namin sa October, pero tingnan pa natin. Pinaplanuhan pa namin. Sana kasama ako dyan sa October. Pwede. Ikaw din ulit, host. Pero ito, may iahain ka sa aming bagong awitin. Latest and brand new. Latest and single mo. Latest brand new na single pa, di ba? Sobrang bago. Sobrang bagong-bago ito. Riva, kwentuhan mo naman kami dito sa awitin ito. Ito po ang aking very, very first single na, Rewind. Sinulat po siya ni Sir Brian Lotto. Mm-hmm. And about siya sa parang rewinding the moments. Mm-hmm. Parang nag-reminis ka ng mga sobrang sayang memories niyo with your past lover. Oh. Yes! Mga ganon! Sobrang nakarelate ka ba sa awitin na ito? Hindi. Diretso ang sagot, hindi. Pero nung binigay sa'yo, nung in-offer sa'yo yung song, kamusta yung pagtanggap mo? Noong una, pinakinggan ko pala, sabi ko, oh my God, ito talaga yung gusto kong song kasi mahilig ako sa medyo parang EDM style. EDM style, yung nakakasayaw ako yes. na. So, noong pinakinggan ko yun, ang ganda, sobrang ganda. Tsaka yung rewind na yun, parang hindi naman sa hindi forget, hindi ko siya naranasan ngayon, hindi ko na siya naranasan before. So, parang nirelate ko na lang na parang mas mabigay ko ng tama yung pagkakadeliver ng kanta. Oh, kung may i-rewind ka nga, pangyayari sa buhay mo, na hindi tungkol sa buhay pag-ibig dahil ayaw mong i-rewind yung buhay pag-ibig. Ano? Ano yung gusto mong i-rewind sa buhay mo? Na gusto mong mabalikan? Gusto ko balikan yung concert talaga. Kasi talaga? Sobrang nag-enjoy po talaga ako doon. Ano yung pinaka-memorable na set nung concert mo? Opening. Opening. Kasi po grabe, nilalamon ako ng kaba nun. Yung parang start na, yung music pa naman intense hanggang sa, oh my God, sa pag narinig mo silang sumisigaw, basta ako kung kinakabahan. Uh-oh. So pag nung nakita ko na sila, yun, nawala na yung kaba. How does it feel na ganun yung pagtanggap sa'yo ng maraming tao? Sobrang saya po. Sobrang unexpected na almost sold out yung concert. Kaya okay. nung nakita ko sila, worth it lahat ng pagod sa mga rehearsals, talagang naging masaya lang talaga. Yan, at syempre napag-usapan natin yung rewind. Kung may magaganap na fast forward naman sa buhay mo, ano yung nakikita mo mangyayari na 5 to 10 years? 5 to 10 years, I hope I'm still vlogging kasi gusto ko talaga madala ko yung subscribers ko sa growth ko. Mm-hmm. Na parang umaabot sa mga part na pag nag-upgrade ka na or kapag may mga may pa-family ka na. Mm. Gusto ko nakikita pa rin nila yun. Saka, updated sana, pa rin sila yes, sa mga ganong bagay. Saka, no? syempre, business din. Depende sa kung ano yung okay sa panahon na yun. Maraming sumusubok at maraming kababayan natin na gusto rin mag-vlog. Madali yes. ba siya? Sa una, hindi. Sa una po talaga hindi kasi parang natatakot ka pa yun na parang na-conscious ka sa ano ba yan. Tapos mahirap magsalita sa camera ng yes. ikaw lang na parang baka hindi naman nila magustuhan yung sasabihin ko or ibibigay ko. Pero pag tumatagal, ngayon po na sobrang dami ko nang nagawang vlog, ang saya na lang talaga. Parang hindi ko namamalayan, ay may hawak na pala akong camera. Oo. Pero parang normal lang talaga lahat ng nangyayari. Paano yung mga ano, yung mga topics na pinag-uusapan mo ron? Ikaw rin ba nag-iisip nun? Tapos yung pagdating sa editing naman nung vlog mo, ikaw rin ba lahat yan? Actually, ako po yung sarili kong production. Mga editing, filming, lahat. Sa pag-thinking of a new concept. Kasi syempre, mag-asos ka pa, mag-hire pa ako ng mga editor-editor. Totoo ganun. Yan. Hanggit kaya ko naman, ako na lang gagawin. Oo. Ito, nasa iyo na lahat, Riva. Pag-vlog, pagkanta, galing mo sumayaw. Thank you so ano much pa yung gusto mo, mga nasa bucket list mong gusto mong ma-achieve? Gusto ko mag-improve pa sa acting. Tsaka siya sa singing din, sobrang dami ko pang dapat matutunan sa singing. Naku, ang galing-galing mo na nga kumante. Palagami siya. Diba? Yun yung pag-acting. Diba? Ito na. Ngayon 2019, nabigyan ka ng pagkakataon na saksihan nila yung mga vlog mo. May isang producer na kukunin ka sa isang pelikula. Sino yung gusto mo maging leading man? Bukod sa akin, kasi busy ako eh. Wala eh, wala na. Ano ba yan, sayang? Leading man? Oo. So ngayon po, wala pa ako maisip. Kasi yung crush ko sa, ano, sa showbiz, parang may
love team na rin siya. Oh. Pero sinaship ko rin kasi silang dalawa kaya ayoko makisali sa dapat, love team nila. Dapat pag crush mo, crush ka rin eh, no? Uh-huh. Dapat para fair, di ba? Sino siya? Hindi, alam nila yun. Crush ko talaga sa showbiz si Enrique Hill. Ah, yes. Si Kuya. Sige, sabihin ko. Ha? Si Kuya. Lakas! Lakas. Pero pag ito, pag wala kang mga shows, walang gigs, walang ganap, walang vlog na wala kang isushoot, ano madalas mong pinagkakaabalahan? Ikaw ba mahilig ka rin sa mga mobile games? Ay, sobrang hilig ko sa mobile talaga? Games. Talaga? Nag-iaw mo Mobile Legends Mobile ka? Legends is life. Kaka-mythic ko lang sa oh! gabi. Oh! Nawindang ang mga cameraman na grandmaster pa rin hanggang ngayon. At tagal ko na naglalaro ngayon na ako nakatungsong. Ah, talaga? Oh. Sa mythic. Ano yung pinaka-ano, main hero na ginagamit mo? Main hero ko ngayon is si Lunox. Si Lunox? Mm-hmm. Lunox, ano pala ito? Yes. Ikaw ba yung ano, yung may, ano ba yung gamit? Endless battle? Sa lahat po yun ng mga nag-ML, magigets niyo po yan. Anyway, paano naman, siyempre, paano mo nababalance yan? Na nagagawa mo yung gusto mo, yung passion mo, tapos at the same time, nakakapaglibang ka pa rin sa sarili mo na nakakapaglaro ka ng Mobile Legends. Paano mo hinahandle yung oras? Ako po kasi parang, sa pag-vlog naman, hawak ko naman yung oras ko kung kailan ko gusto mag-edit. Depende kung may deadline sa isang brand, mga ganun. Pero may problem pa rin sa time management ng konti dahil nag-aaral din ako. Oh. So ayun. Parang fini-figure out ko pa yon kung paano maayos. Oo, ngayon total pasukan na. Back to school lahat ng mga kabataan. Ano ma-advise mo sa kanila na ganun din, mahilig din sa Mobile Legends na madalas na naglalaro sila lalo pag nababawasan ng stars. Ang gusto nila kasi makabawi. Totoo. Ano yung ma-advise mo sa kanila na para mabalance nila ng tama mismo yung oras nila sa pag-aaral or sa passion at sa paglalaro? Para po kasi sa akin, if ever na meron kayong free time, mas okay na mag-rest din talaga kasi nag-ML. So totoo lang, although hindi natin yan maiiwasan na maglaro ka talaga ng maglaro, pero importante pa rin ang rest. Lalo na din, syempre, kunyari may quiz kayo kinabukasan or exam. Yes. Syempre, alam niyo dapat yung priorities. So yung Mobile Legends, if talagang hindi kayo inaantok or wala naman kayong ginagawa or wala naman kayong importanteng gagawin, doon yun lang ipasok. Tama. Always remember, be a responsible gamer, di ba? Maging responsable yes. tayo, di ba? So, huwag ka siya na seryoso. Laro lang yan. Nasisira yung phone pag nagpa-battery. Oh, minsan nagkakaroon pa ng friendship over. Eh. Yes. Di ba kasi duportan eh. Para mga ganun, di ba? Anyway, guys, nako! Sa pagbabalik natin, mag-Mobile Legends na po kami. Hindi na pala, hindi na kakanta. Hindi, mapapakinggan nyo na po ang mga awitin at latest single ni Riva na ihahandog sa atin. Kaya naman, walang aalas, walang maglilipat, tutok lang sa nag-iisa, walang katulad. Letters and music, baby. May gusto talaga yun. Oo. Hindi, sobrang nakaka-LSS lang yung part na yun. Napakaganda ng awitin na inawit mo sa amin. Thank you. Thank you Iba, so Riva. Much. Tsaka yung dance move na ano talaga napasayaw yung ano eh. Napasaway din sila eh. Thank you so much. Papaturo ako very very soon sa iyo ah ng mga sige. Yung dance craze na 'yan ah. Meron ka ba tutorial sa vlog mo noon? Wala nga pero nagre-request nga sila na gumawa ako ng dance tutorial. Sige, pag-iisipan. Tingnan natin. Oo, gawin natin. Ako gawin mong ano, i-guess mo ako. Pwede, ako bahala, pwede. Pero kasi wala pang sayaw yung buong yung, kanta. Baling chorus lang sa kay dance break sa dulo. So, ito na isa sa mga bucket list mo. Ito yung latest single mo na Rewind. Ito pa magiging part ng album sooner or later? Sana. Ayoko ma-jinx, pero sana. Pero may mga upcoming singles pa ako. So wow! Yung mga upcoming singles na nabanggit mo, Riva, may mga collaboration din ba dito? As of na wala. Wala pa. Ah, talaga? Pero kung magkakaroon ng collaboration sa isang awitin, sino yung gusto mong makasama dun sa masisingit mo dun sa mga songs na naka-abang para sa kanila? Ngayon wala pa ako naiisip eh kasi bago pa ako sa parang music industry. Mm-hmm. So titingnan ko pa kung sino yung fit sa akin. Nababagay naman. Kasi baka naman to the point na Regine Velasquez, hindi ka naman kayang sabayan yung mga ganun. So tingnan natin kung ano yung bagay. Oo, malay mo, di ba yung mga, lalo ngayon may init din sa music industry, may mga rap ng konti, di ba? Yes, yung gusto diba? Ko yun ng mga ganun. Kasi. Sino yung mga madalas mong pinapakinggan na rap music bukod din sa akin? Kasi medyo, bukod sa'yo, my gosh, wala eh. Ang hirap mag-isip. Di ba yung mga, sino yung mga gusto mo, lalo yung maiinit ngayon yung mga OC Dogs, di ba? XB, Almost, yung mga ganun. Sino yung mga gusto mong makatandem sa music, sa kanta, mga collab? International na napakinggan ko eh. Oo. Pero kasi ang mga narinig ko yan sila OC Dog, mga ex na alam ko lang yung kanta nila pero hindi ko pa alam yung talagang kung bagay ba yung song ko sa song nila or depende. International, sino international song na rap artist na gustong gusto mo? Dami.
Cardi B. Cardi B. Isagat na lang. Pero hindi kasabi collaboration ako with Cardi B. Pero ina... Umalay mo, di ba? Pero kasi inaaral ko mag-rap. Kasi natutuwa ako pag nakarinig ako ng rap. So, inaaral ko. So, siya yung pinapakinggan ko. Nakakatuwa mga kaibigan dahil this time maririnig niyo po mag-rap si Riva. I know! So, eto na. Wag! Wala akong memorize na rap! Wala akong memorize na sumasayaw din. Pero ikaw ba, gusto mo rin na, alam mo yun, magta-try ka na rin ba na magsulat ng sarili mong kanta? Actually, yung second song ko, wala, hindi rap, hindi rap. Ano ba kasi, maglarap ka na kasi. Diba, actually, second song ko, hindi pa sure, pero yung lyrics galing sa akin. Ah. So, pero yung melody, nagpapatulong pa ako sa iba. Dahil nga nasanay ako na puro sayaw lang, uh-oh, bago sa akin yung mga kanta. So ayun, naglagay ako ng mga lyrics ko, tapos sana ma-appreciate nila. Pero soon pa, hindi ko pa alam kung kailan. Yung mga nasusulat mo, yung mga nire-write mo mga lyrics, ano ba tungkol sa buhay pag-ibig, sa reality? Yes, sa buhay pag-ibig. Ah. Yung lyrics na yun. Oo. Tungkol sa ano to? Breakup ba to? Yun. Second chance? Sa pagiging masaya sa pag-ibig. Yun! Nakakalo. Ano yung alay mo, di ba? Nagpa-play ka ba ng mga ano, ng mga instruments like guitar, basic piano? Basic lang na guitar, pero hindi yung talagang magaling talaga sa guitar. Ano unang-unang mo natutunan na chords sa, ay, anong song natutunan mga, mo? Mga Taylor Swift na song, syempre. Ano may hirap kaya yun? Hindi, paulit-ulit lang, apat lang na chords. D, A, E minor, G. Tapos oh, diba? Na. Nakabuo ka na ng isang song. Umani mo, nasa vlog niya rin yan. Nasa vlog mo ba yun? Wala, di pa nila ako nakikitang mag-guitar. Oh, ba't ayaw mo mag-try ng ganun? Titingnan ko, pag-aaralan ko maigi bago ako mag-venture sa talaga music. Ayun. What's your plan pa ngayon 2019? Ano pang plano mo? After mag-release ng single, ano pang plano mo? Yung concert. Gusto ko talaga magkaroon ng isa pang successful concert kasi na-enjoy ko talaga yung last year. Tsaka nagre-request din sila na baka may part 2 daw para sa mga hindi nakapunta, mga ganun. So, ayan. May concert. Special guest ka rin ba dun sa concert na yan? Hindi ko pa alam eh. Sana. Oo, sana hindi ako busy noon. No? Oo nga eh. Oo, para masample mo kami ng mga... diba? I-fix ko lang yung oras schedule, ko. Schedule, yes. Kamusta naman ang school ni Riva? Nakatayo pa rin. Lumalaban pa naman. Lumalaban. Thankful naman ako sa mga grabbing consideration ng binibigay ng mga prof ko at saka ng school. Ano ba course mo, Riva? Communication arts. Ah, so kung and related siya sa vlog. Kung hindi ka singer, hindi ka vlogger, hindi ka alam mo 'yan, hindi ka nasa ganitong career. Ano yung ginagawa mo? Kasi bago pa ako pumasok sa parang ganitong klaseng career, ang course ko talaga is dentistry sa UE Manila. Napala sakit ng ngipin ko ngayon ah. Wala, 2 years lang ako, masisira ko pa yan lalo. Masisira ko pa yan lalo pag ako nag-ayos. Tapos? Tapos ayun, nung time na yun, 2 years pa lang ako doon. Tapos magpa-proper na dapat, pero may mga dumating na opportunities. Tapos parang, ba't parang mas gusto ng heart ko to? Although yung mind ko, gusto ko talaga maging dentista. Pero parang, ba't parang pag nagpa-perform ako, ba't parang iba sa feeling? Uh-oh. Mas fulfilling, uh-oh, mas masarap siya sa heart. Mm-hmm. So parang, tinake risk ko talaga na, bahala na iyon. Ito talaga yung gusto ko. At naging okay naman. Sino naman yung nasa likod mo para supportahan yan? Para itulak at ipush ka dun sa passion mong yan? Parents ko po talaga. Pero noong una, hindi pa masyado eh. Parang nag-aalangan pa sila kasi risk talaga. Na i-give up yung ganong klaseng course para sa isang parang gamble na na career. Hindi ka naman sure eh. So, nung time na yun, parents ko medyo nag-aalanganin. Pero nung binigay nila sa kanya, 100% support nila, hindi ko naman sila nabigo. At hindi naman nasayang talaga yan, di ba? At syempre, hindi rin nasayang yung suporta at pagmamahal ng mga fans mo. Yes. Kaya Riva, ano yung message? Ano tawag sa mga fans? Rivaholics. Rivaholics. Anong message mo sa mga Rivaholics at mga sasanib pa sa puwersang Rivaholics? Kulto pa. Di ba? Ano sa mga kakulto ko dyan? Rivaholics, maraming salamat sa never-ending support. Maraming salamat dahil bawat hakbang ko nandyan kayo to always push me and minemake sure nyo nandyan lang kayo sa likod ko. Maraming salamat sa lahat ng pinagdaanan natin. Gusto ko lang sabihin sa inyo na love ko kayo. Ayan. At syempre, message mo rin sa mga gustong sumunod sa yapak ni Riva. Diba? Maging vlogger, maging successful na singer, maging successful na, alam mo yan, nagko-concert, lahat.
Diba? Ang advice ko lang para sa mga gusto kong i-pursue yung mga ganitong klaseng career is never give up on your dreams and huwag niyong hayaan yung ibang tao sabihin na hindi niyo kaya kasi kaya niyo yan. Tsaka always remember to do it with passion. Sa lahat ng mga ginagawa niyo, lagyan niyo ng passion. Kasi kung walang passion yan, wala talagang mapupuntahan yung gusto niyong goal or dream. Yan. At syempre, marami pang dapat pakaabangan kay Riva. Kaya naman, yes, Riva, pakishare naman sa amin ang iyong social media okay accounts. Sana mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Riva Quenery. Facebook ko po, Riva Quenery. Instagram at Riva and Twitter at Riva Quenery _. Thank you. Yan, baka meron ko pang gustong i-shoutout. Pasalamatan, Riva. Hello sa aking Rivaholics again. Hello, hello, hello. Tsaka sa family, friends, and yun lang. Yeah! Yun lang, minantay kayo, no? Wala. Hello, yun lang. Maraming salamat, Riva. Thank you. At bukas ang pintuan ng Letters and Music thank sa pagbabalik so mo at sa maraming pang ipopromote at isashare para sa amin. Thank you, Letters Riva and Music, for having me. At syempre kayo dyan, laging maging updated sa mga happenings sa Letters and Music. Maglagon lamang po kayo sa aming Facebook page, facebook.com/net25tv, at gamitin po ang ating hashtag, Letters and Music. At magpadala po kayo ng email sa amin sa lettersandmusic25@gmail.com, at mapapanood din po ang mga episodes ng Letters and Music sa aming YouTube channel. Mag-subscribe lamang po kayo sa youtube.com/net25tv, at panoorin din po ang iba pang programs ng Net25 via live streaming. Just log on to www.eaglebroadcasting.net/net25tv at sa aming official website www.net25.tv. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin mula pa kaninang alauna up until now. Thank you, Fubo and Dandeline, at pakifollow po ako sa aking Facebook page, facebook.com/ikipedia, sa aking YouTube channel, ikipedia po. At game stream tayo mamayang gabi. Always remember, be a responsible gamer. Again, it has been your boy, your only boy, your baby boy. Ah, baby. It's your boy, Ike. Happy Monday. Peace out. Shout out ka pala sa Team Chararat at sa family ko sa Pateros. Thank you po. Happy birthday, Cristel. Yon, happy birthday, Cristel. Happy birthday. Miles AP. Shout out.